Ayan. So, hello guys. So, ayan guys, no, share ko lang po sa inyo itong video na to, no. So, ayan. Sa mga malimit na nakakatanggap ng ganitong violation kay Facebook. So, ano ba itong violation na to? So, ito yung this post goes against our community standards on spam. So, meaning na spam yung ating mga post. So, paano ba yung nangyayari guys? Kadalasan na possible na nangyayari ito guys kapag halimbawa meron kang post tapos sinishare mo sa mga iba't ibang page. So, doon po tayo nagkakaroon ng spam kasi minsan guys hindi ina-accept ng admin ng ating mga pinopost na page or group, kaya naman nagkakaroon tayo ng spam. So kapag na-detect po ni Facebook yan na nangi-spam ka, so yan, bibigyan ka na niya ng violation. So ito guys, isa sa mga violation na paulit-ulit po ito nangyayari dahil kalimitan po ito nangyayari kasi nga malimit tayo nag-share ng ating mga post para at least yung iba naghahabol na nga magkaroon ng maraming views yung kanilang mga video. Kaya naman kapag every time na nag-share ka, so ito guys ang nangyayari. So kaya ito guys, kapag hindi mo to tinanggal, hindi mo to binura, hindi mo to dinilit, so possible na kapag ikaw ay gustong ma-monetize ng iyong account sa Facebook, so medyo matatagal ang ma-monetize. Kaya naman ito guys, kailangan mo talaga itong i-delete para at least mapabilis yung iyong pag-monetize ng iyong mga Facebook profile account and page account. So paano ba natin yung tanggalin guys? So sundan nyo lang to guys, natuturo ko sa inyo ngayon step by step paano natin yan buburahin, paano natin i-delete. So let's go. This post goes against our community standard on spam. So ayun guys, no, so sa mga nagtatanong paano gawin to, paano ayusin, so sundan nyo to guys para at least may mga kukuha kayong idea paano to masosolve, paano natin to sasubmit yung ating appeal sa kay Facebook, no, para maayos. So click nyo lang guys yung continue, then click nyo lang ulit, continue lang ulit. Then after nyo guys mag-click continue lang ulit guys. So sundan nyo lang to guys para magkaroon kayo ng idea and just in case na magkaroon kayo ng ganitong problem, so kaya-kaya nyo na isolve kahit na hindi na po kayo magtanong kasi meron na kayong idea, no? So panoorin nyo guys, simulan nyo hanggang sa matapos tong video ko na to. So click nyo lang guys yung continue, then click nyo lang to guys yung disagree. So magdi-disagree tayo para masolve natin yung problem, yung issue na yan. Then continue. Then, ayan, so close nyo lang guys. So, nag-disagree tayo. So, na-notify tayo ni Facebook na nag-disagree tayo. So, click mo lang guys yung close. Then, once na-close mo guys, so, dito ko niya dadalhin. So, tingnan naman natin dito. So, ito yung pinaka-violation natin, no. So, buburahin natin yan guys. Tatanggalin natin yan. Para at least marinis ulit yung ating page. So, wala tayong problema. So, punta ka lang guys sa yung Facebook account. So, check natin. So, kung ano ba yung violation na yan. Makikita mo yun guys sa yung your alert. So punta ka lang guys dito sa yung eto, so part inbox, then click mo yan, yan sa report. So no report naman. So dito sa your alert, so ito yung guys yan. So tatanggalin natin yan, buburahin natin yan para at least wala tayong violation kay Facebook. So paano natin yan gawin? So punta ka lang guys sa yung Google Chrome apps, search mo lang guys yung www.payfacebook.com, www.prefacebook.com. So yan guys ang isa-search mo dito sa Google kapag kung gusto mong i-delete yung violation na yun na nakikita sa yung your alert. So then punta ka lang dito guys sa MBC Facebook. Yan. Then click mo lang yan. Then dito guys sa Google, kailangan mo dito mag-sign in. So since ako guys naka-sign in ako dito ng aking Facebook, so click ko lang yung menu. Then, sa bandang baba guys, hanapin mo lang yung help. Ayan o, help. So, click mo naman din yan, yung help na yan. Then, punta ka sa support inbox. Click mo yan. Then, ito yung guys. Ayan o, see full message. So, click mo yan. And then, click mo yung delete. Sundan nyo lang guys ha, para magkaroon kayo ng idea. Then, delete message. Yan. So, kung makikita nyo guys, so, wala na yung wala na yung violation. So, na-delete na, no? So, punta tayo guys sa ating Facebook account to make sure na talagang ma-check natin kung talagang wala na tayong violation. So, punta ka lang sa yung Facebook apps. Then, punta ka dito sa yung profile. Yan. So, then, pinutin mo lang itong tatlong bilog. Then, punta ka dito sa may bandang ibaba. Hanapin mo lang yung help and support. Then, support inbox. Click mo yung support inbox. Then, click mo yung your alert guys. O, yan guys. Kung makikita nyo guys, so, no violation. So, thank you for helping keep Facebook safe for everyone. Yan, so ganun lang kadali guys, ganun lang kasimple paano natin ayusin yung
post goes against community standard in spam. So ganoon lang kasimple guys kung paano natin i-delete. Sana guys may nakatulong sa inyo, no? At huwag nyo guys kalimutan mag-like and share, and i-follow nyo ako guys para at least ma-update ko guys sa aking mga next videos pa na gagawin. Kung gusto nyo guys ng full guide, full details, step by step tutorial regarding Facebook Reels, so follow me guys and subscribe to my YouTube channel.